Magandang araw, class! Tayo ngayon ay nasa ikalawang markahan, week 8 ng MTBMLE or Mother Tongue-Based. Ang ating aralin ay tungkol sa pangangalap ng impormasyon mula sa paligid. Ako nga pala si Teacher Malou. Halina at samahan niyo ako. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang makakukuha ka ng mga impormasyon mula sa iyong paligid. Nakakita ka na ba ng mga iyan? Alam mo ba ang ibig sabihin ng mga simbolo sa larawan? Nauunawaan mo ba ang impormasyong nais iparating ng mga bagay na nasa larawan? Halina at alamin natin ang mga bagay na nasa larawan. Ang mga nasa larawan ay makikita sa inyong bahay, sa kalsada o sa paligid. Bawat isa ay may mensaheng kadalasan ay nagbibigay babala. Ang nasa unang larawan, bawal maglakad o tumawid. Sumunod naman ang bawal pumarada ang sasakyan. Ang pangatlong larawan, nakakalason huwag pakialaman. Pang-apat, paminta, sangkap sa pagluluto. Panglima, ihiwalay ang nabubulok sa hindi nabubulok. At ang huling larawan ay daan palabas o exit. Tingnan ulit natin ang larawan. Ang nakalagay, bawal gumamit ng cellphone. Sumunod, pamatay sa insekto, huwag hawakan. Pangatlong larawan, bawal lumangoy sa ilog. Pang-apat, pagkain delata. Panlima, nareresiklo, maaaring gamitin muli. At ang huling larawan, harina at asukal, sangkap sa pagkain. Yan ang mga nakikita natin sa ating paligid. Ihanda na ang inyong lapis at kwaderno. Gawin na natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin ang impormasyon makukuha sa bagay na nasa larawan. Isulat ang letra ng sagot sa iyong kwaderno. Tingnan muna natin ang bawat larawan. Kung nakita nyo na, tingnan natin ang mga pagpipilian. Hanapin natin kung saan sila nararapat. Letter A, magresiklo, gamitin muli. Tingnan nyo ang larawan kung saan dyan merong araw na tinuturo. Letter B, bawal magsuot ng face mask. Letter C, bawal maglakad o tumawid dito. Letter D, bawal magtapo ng basura. E, magsuot ng face mask. F, dito magtapo ng basura. G, bawal ang pagkain dito. H, dito ang tamang tawiran. Makikita nyo sa larawan kung ano ba ang dapat nating makuhang impormasyon. Sagutin natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Tukuyin kong ligtas sa batang katulad mo ang bagay na nasa larawan. Lagyan ng check kung oo. Lagyan ng X kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno. 1. Ihiwalay ang nabubulok sa hindi nabubulok. 2. Harina at asukal. 3. Daan palabas. 4. Vitamina C. 5. Pamatay sa insekto. Lalagyan nyo dyan ng check ang mga bagay na ligtas sa batang katulad mo. Kapag hindi ligtas, X ang inyong sasagot. Narito pa ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Iguhit ang mga bagay na makikita sa inyong bahay at paligid na nagbibigay impormasyon. Tukuyin kung ano-ano ang mga ito. Gawin ito sa iyong kwaderno.
Ang gagawin niyo po dyan, iguguhit niyo ang bagay na nakikita sa inyong bahay at paligid na maaaring magbigay ng impormasyon. Para sa ating karagdagang gawain, natutunan mo sa aralin na ito ang tungkol sa mga impormasyong makikita sa patlang o sa inyong patlang. Ano kaya ito? Mahalagang malaman mo ang mensahe o kahulugan ng mga ito upang ikaw ay matuto at hindi mapahamak. Kung nasagutan nyo ang lahat ng ating gawain sa ating aralin, binabati ko kayo at hanggang sa muli. Ang video ito ay ginawa para sa aking mag-aaral, para sila ay gabayan sa pagsagot ng module sa panahon ng pandemiyang COVID-19. Ako nga pala si Teacher Malou. Paalam!